topic natin ngayon ay kung paano natin palalakasin yung ating Badia City 100 gamit lamang ay ang stock carb natin. So makikita po ninyo, stock carb lang po itong aking motor. Ayan. Pero meron po akong 24mm na carburetor. Ito po, Yoshi R. Ayan. Maganda po yung performance nitong 24mm na carb. Pero siyempre malakas po ito sa gas. At minsanan ko lang po siyang ginagamit. Ngayon nga po hindi na, kasi iwas-iwas na rin tayo sa malakas na gasolina. At saka ano kasi, naglo-long ride na tayo. So ito po yung ginagamit ko ngayong carburetor, yung ating stock. Pero ported po siya. Tsaka meron din po siya ditong gasket. Nilagay ko po yung gasket kasi po naglo-long ride po tayo. So makikita po ninyo ang loob ng aking carburetor, kung anong setup para kahit paano po ay mabilis po ang inyong motor. Dadagdag po ito. So wala po tayong test drive, ano? Pero subukan nyo na lang po sa motor ninyo para malaman po ninyo na totoo po yung sinasabi ko. So ito lamang po ay para sa mga ported head na mga Badia City 100, mga naka-port na manifold tsaka naka-port na head. Ayun, so tara na, bubuksan na po natin itong ating carburetor. Gasket po dito banda sa head. Kailangan naka-port din, pero huwag niyo po itong tatanggalin kasi masyado pong lalakas yan sa gas, kasi yung init na galing sa head mapupunta po dito sa carburetor. So yun po ang isang dahilan para malakas po sa gas yung motor nyo. Hindi naman po lalakas. So ayun. Ngayon po tapos na nating tanggalin yung tornillo ng ating carburetor. Pwede na natin siya tanggalin. Nakikita nyo na po yung pag-port sa carburetor ko. Ayan nyo po dito. Wala po siyang port dito sa bandang labas. Pero dito po sa loob. Tingnan nyo ito. Ayan. Ported po siya. Naka-port po yan. Edit lang po. Tatanggalin ko lang yung gas. Ayan. Tingnan nyo po. Naka-port po yan. Ito po, tingnan nyo, naka-port din po ito. So kung wala po kayong pera na pangbayad sa pang-port nitong carburetor nyong stock, pwede nyo pong gawin gumawa po kayo ng kutsilyo. Pwede pong kutsilyo yon. Tapos dahan-dahanin nyo lang pong paikot yung inyong kutsilyo para po lumaki yung butas. Isakto nyo lang po na hindi tatama at hindi susobra dito sa inyong gasket. Ayan. So kung dati po tatakbo yung motor nyo ng 100 dahil stock sya, siguro po dadagdag ng mga 105 tsaka mas lalakas din po sya, lalong lalo po sa mga akyatan, lalong lalo na po sa mga may sidecar na mga motor. So malaking tulong po. Kailangan din syempre itong ipapakita ko sa inyo, itong kanyang manifold, naka-port din dapat. Taglit lang ah. Tingnan nyo, itong manifold nya dapat naka-port din siya. Lalakihan din yung butas syempre para mas pumasok yung gasolina dito sa loob, kayong hangin. So ayan,
ito kailangan nyo talagang may support ito sa mga magaling na mekaniko. Kasi di na ito kakayanin ng kutsilyo lang. Pero yung ano nyo, carburetor, pwede ito. Kutsilyo yung gamitin nyo. Ayan. So yung setup ko ngayon, ito po ay naka-port, naka-replace. Tsaka camshaft po siya dati na recline, pero naibenta ko na po yung recline ko na camshaft kasi po iwas na rin po tayo sa drag racing ngayon kasi po nawala na rin po yung uso at yung hilig natin sa drag racing. Ito pong video ko ginagawa ko lang po para po may turo po ako sa mga bagong henerasyon ngayon na nagsisimula pa lang po sa racing, pero mag-iingat din po tayo at mag-race lang po tayo sa tamang lugar. Competition po, wag po yung sa usang-sang kalsada lang. So ayun, yung setup ko po ngayon, yung sprocket ko, gamit ko pong sprocket ngayon. Ordinary na lang lahat kasi pang matagalan yung mga ano ko ngayon, mga gamit. Yung pang malayuan, itong gamit ko ngayon 38, tsaka 15 sprocket. Pero nung rini-racing ko po ito, mas pinakamaganda po na set nito is para sa budget natin is 1436. Yun po yung pinakamagandang setup nito para sa ating mga budget City 100. Tsaka yung CDI ko pala, yun, kailangan nyo ring magpalit ng CDI kasi yung stock ng budget City 100 natin may limiter po. So yung CDI po nito ay CDI po ng XRM 110. Ayan, tingnan nyo. Ayan. O, mas malapad to. At saka wala po siyang limiter. Hindi nga lang po makita. So, hindi ko na po siguro to tatanggalin. Basta yun po, maghanap po kayo ng stock CDI ng Wave 100 o kaya yung Lifan na carburetor, maganda din po yun, wala rin pong limiter yun. Kasi yung racing CDI kasi nung nasubukan namin dati, malakas yung vibration nun sa motor natin kaya hindi ko na rin nire-recommenda sa inyo. Tsaka hindi po siya compatible para sa ating Baja City 100. Kaya yung mas sina-advise ko sa inyo yung gamitin nyo is yung stock na CDI lang ng Wave 100 XRM o kaya ng Wave 125 tsaka nung Lifan na CDI. Huwag na po tayong gagamit ng racing CDI, masayang lang po yung pera natin kasi sa lakas ng vibration ng makina natin, pangit siya, hindi siya compatible sa racing CDI. Kaya yun, sana'y may natutunan kayo dito sa vlog ko. Sana nga lang mabuksan natin itong head para mapakita ko rin sa inyo. Kaso nga po, medyo bitin tayo sa oras at kulang tayo sa gamit. Kaya, o bago ko palang makalimutan, yung needle nyo po dito sa inyong carburetor, i-adjust nyo po siya sa pinaka-taas, sa pinaka-ilalim pala. Papakita ko sa inyo kung saan naka-adjust itong ating needle ng ating carburetor para sa mga naka-port na Baja City 100. So, tatanggalin natin siya. Tanggal nitong clip. Ayan. O yung atin pong needle adjustment ay dito po sa pinakababa. So, ito po ay iwas sa overheat sa ating motor. Tsaka nakapagdadagdag mo po siya ng pwersa sa ating motor, lalo na sa mga akyatan at sa mga malalayong biyahe. Tsaka yung ginawa rin po kasi ng mekaniko ko, ito, mas pinaikli niya po itong ating needle tsaka mas pinatulis. Ayan, mas pinaikli po ito, parang binawasan niya at tsaka mas pinatulis niya po.
hanggang dito na lang muna. Please like and subscribe na lang po sa aking channel at sana'y may natutunan kayo. At huwag nyo rin po kalimutang pa-share. At shoutout po sa lahat ng Badia City 100 Riders 125 tsaka sa Badia City 150. So ayun, sana'y nagustuhan nyo po itong aking video at paalam na po muna.